Halos mag-aapat na taon na rin nating nalagpasan ang pandemya. Hindi man tayo ganap na ligtas sa ngayon, naibalik na natin kahit paano ang normal nating buhay. Pero bakit ba sa pagpasok ng 2024, nagbabadya na bang muli ang panganib ng virus na may kasama pang ibang klaseng sakit? Ihanda na ang mga sarili at maging ligtas sa impormasyon dahil mukhang balik COVID! Kumalat na po sa ibang bansa at ibang rehiyon ng China ang 2019 novel coronavirus. Dito nagmula ang 2019 novel coronavirus o 2019 ENCO. Nabalot ng takot ang buong mundo nang maranasan ng lahat ang isang nakakahawang sakit dala ng virus na walang sinisino at kumikitil pa ng napakaraming buhay. Ang tawag ay COVID-19. Nakalauna na uwi ang panganib sa pandemya. Kung may hating gabi na magsisimulang 4 na araw na lockdown. Ito ang nagpahinto sa buong daigdig. Itong enhanced community quarantine. Pumasok na ang Luzon sa 4th na linggo ng enhanced community quarantine. Hanggang sa nagkaroon ng bakuna na nagbigay sa atin ng pag-asa. Ngayong unti-unti nang bumabalik sa normal ang buhay at bumubukas na ulit ang buong mundo, ang siyang pagdami na naman ulit ng mga nagkakasakit, hindi lang sa ibang bansa kundi maging dito sa Pilipinas. Kaya ang lahat nagtatanong at naaalarma, nagbabalik na naman ba ang COVID-19? Pwede bang maulit ang pandemya? Isang COVID survivor ang 47 years old at barangay health worker na si Rebecca Retaga ng Quezon City. Hanggang ngayon, sa tuwing maririnig niya ang salitang COVID, lagi daw niya naaalaala ang mga paghihirap na dinanas niya noong tamaan siya ng sakit. Kwento ni Rebecca, July 2020, nang una niyang maramdaman ang sintomas ng COVID habang nagbabahay-bahay para magbigay ng mga quarantine pass sa kanyang kabarangay. Nung time na yon, nakaramdam ako ng lagnat. Nung half day, pumasok pa ako ng morning, parang nauupos ka, parang hinihila yung lakas mo. Nung gabi, nahirapan na akong huminga kasi nawala na lahat, nawala na yung panlasa, nawala na yung pang-amoy ko. Tulad ng ibang nagpositibo sa sakit, dinala siya sa isolation facility kung saan naka-quarantine siya ng 14 na araw. Habang nasa loob ng pasilidad, aminado si Rebecca na dito niya naisip na malaki ang posibilidad na siya'y mamamatay dahil sa sakit na COVID noon. Yes, nahirapan talaga ako. Paano kung wala na palang babalikan yung pamilya ko, abo na lang? Kasi paglabas ko palang ng bahay namin, isa lang nasa isip ko. Makakabalik ba ako ng buhay o babalik ako ng abo na? Bagamat 6 na buwan nang nakakaraan simula ng i-lift ng Pangulong Bongbong Marcos, ang public health emergency sa Pilipinas dala ng COVID kung saan hindi na tayo inoobliga ng pagsusuot ng face mask at malaya na tayong nakakalabas, paalala pa rin ng Department of Health, hindi ibig sabihin nito na tuluyan nang napuksa ang sakit na COVID-19. Giit ng ahensya, mayroon pa ring pandemya. Mayroon pa tayong pandemic. Bago matapos yung 2023 may pagtaas. Subalit hindi naman napuno yung mga ospital. Ngayon bumababa na. Kaya lang nakabantay tayo sapagkat yung variant of interest na kung tawagin JN.1, marami ang nahawa sa ibang bansa. At may nakakarating sa aming report na may na-ospital at namamatay. In my early journalism years until now that I'm a producer, a host, a businesswoman, a mom, and many other things, I have witnessed how other brands made the consumers believe something that is not achievable. Believe me, I tried it myself. I've seen disappointments, I've seen complaints, I've seen how so many of these false promises ruined people's lives. SkinPro is different because it only uses honest formulations, real active ingredients, the right dosage, no more, no less. That's why we call this soap a soap with integrity. Honest results from Kojic,
papain, glutathione, and Himalayan pink salt all in one beauty bar. Triple or even quadruple whitening and brightening, moisturizing, exfoliating, rejuvenating properties. Isn't it the perfect soap? Skin Pro is the real deal. It has everything significant and scientifically proven effective to address all of your skin concerns. I'm Corina Sanchez Rojas, and I chose this soap with integrity. Skin Pro. Ayon kay Dr. Guido David ng Octa Research, as of December 2023, pumapalo ng 600 na naman na kaso ng COVID kada araw ang tinatamaan sa Pilipinas. Pag ikukumpara natin yon sa mga nakaraan na surge natin, ay parang mababa siya. Pero mababa siya dahil konti na lang din yung nagpapatest. At nung December, nakakita tayo ng 25% positivity rate sa Metro Manila. Dagdag pa ni Dr. Tayag, nakabantay ang Department of Health sa paggalaw ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, partikular ang pinakabagong sub-variant kung tawagin na JN.1 na mayroon na rin sa Pilipinas. Sa kasalukuyan, umaabot na sa 18 ang kaso ng JN.1 sub-variant sa bansa. Ang JN.1 sub-variant ay nagsimula sa Omicron virus na puminsala sa maraming bansa noong 2022. Batay sa report ng World Health Organization, mula 3% na global cases nito noong November 2023, umakyat agad ito ng 27.1% ng sumunod na buwan. Ang mabilis na pagdami ng mga kaso, dala daw ng pagbiyahe ng mga tao nitong holiday season. May 41 ng mga bansa ang mayroong JN.1 subvariant virus. Pinakamarami sa mga bansang Estados Unidos, Canada, Sweden, Britain at Singapore. Dagdag pa ng WHO, kayang labanan ang JN.1 subvariant basta updated ang bakuna ng mga tao. Pero ayon kay Dr. Tayag, malaking problema ang mangyayari sa oras na muling tumaas ang kaso ng COVID-19 sa bansa dahil wala ng bakuna na naitatabi ang ahensya. Wala na tayong bakuna. Hinihintay na lang natin yung bagong monovalent para sa XBB variant. At ang tinatansya namin sa second quarter ng taong ito, kung may bibigay yan ng Gavi, mga kalating milyong doses ang inaantay natin. Sa ngayon, yung COVID, hindi natin nakikita na babalik siya sa ganong estado na magiging severe ulit siya. Hindi natin sasabi hindi mangyayari. May possibility lahat yan na mangyayari. Pwede kung pwede, pero sa kumbaga yung probability hindi mataas. Bukod sa hindi matapos-tapos na COVID-19 virus, nakaambang din ang panganib na dala ng tinatawag na walking pneumonia. Sa katunayan, ayon sa pinakahuling tala ng DOH, nasa 4 na ang kumpirmadong kaso ng walking pneumonia sa Pilipinas. Ayon sa pulmonologist na si Dr. Annie Mae de la Cruz ng Makati Medical Center, bagamat pareho ang mga sintomas ng tradisyonal na pneumonia at walking pneumonia, gaya na lang ng lagnat, sore throat o pamamaga ng lalamunan at pag-ubo, mayroon pa rin daw pagkakaiba ang dalawa. Yung kasing walking pneumonia, it is also called atypical pneumonia kasi hindi siya yung usual na pneumonia, no, yung malala agad yung symptoms, special walking. Yung mga pasyente, hindi sila ganun ka parang may sakit tignan. Kumbaga, meron silang ubo pero pwede pa sila makapasok sa school, sa work. Dagdag pa ni Doc Annie, sa simpleng pagsasalita lang daw ng isang taong may walking pneumonia, lalo na kung wala siyang suot na face mask, maaari na itong makahawa. Basically transmitted via the respiratory droplets, no? Like for example, merong isang tao na infected o may infection at siya ay nagsalita, pumunta, bumahing, umubo at nagkaroon ng mga maliliit na droplet, no, na mailabas niya mula sa bibig, sa ilong at ito ay mapunta sa hangin at ang ibang tao na wala pang infection ay ma-inhale ito o ma-expose sila dito, maaari silang mahawa.
Batay sa report ng DOH na una itong naranasan sa China. Nag-umpisa yan sapagkat ang China ay napabalitang nagkaroon ng mataas na bilang ng influenza-like illness. At nang kanilang kinumpirma maliban sa COVID, ay merong mga bilang sa mga bata at sa adults man na meron palang Mycoplasma pneumoniae. At ito ay naging isang suliranin sa China. Kaya muling paalala ng mga eksperto, ugaliin pa rin ang pagsusuot ng face mask lalo na sa matataong lugar. Malaking tulong din ang palaging pagsasanitize o paggamit ng alkohol. Malaking bagay din na mapalakas natin ang ating resistensya dahil ito ang unang depensa sa lahat ng klase ng sakit. Pagsuot tayo ng mask sa mataong lugar, okay, huwag magpupuyat. Healthy ang pagkain natin, mag-exercise, at may mga ebidensya ngayon, ang pag-inom ng vitamin D ay makakatulong lalo na sa COVID. Hindi man natin mapigilan ang paglaganap ng mga sakit, mayroon pa rin tayong pwedeng gawin para hindi tamaan ng mga ito. Yan ang ibayong pag-iingat at pag-aalaga sa ating kalusugan. Siyempre, ang pagdasal na tayo'y ligtas at paggawa ng sariling sikap para mailigtas natin ang ating sarili. Makeup tayo ng makeup, makeup ng makeup. Paano tatanggalin ang makeup? Sabi ko, paano tinatanggal ng tao ang makeup nila? Ito ginawa ko kasi araw-araw ako halos naka-makeup sa TV Patrol, di ba? Sa aking mga show. Ang baby oil malagkit. Tapos ayaw mo mag-shampoo, nalagyan na ng oil yung shampoo, pati unan mo may oil. Ayoko rin yung nasa jar. Kasi yung jar, pag nilagay mong ganyan sa mukha mo, ganyan mo ulit, nagkaroon na ng makeup yung garapon, right? Kadiri. Ito, very hygienic and has vitamins and is also lightening on the skin. It's a tube and it's called Take It Off. Matatanggal lahat. Pati problema nyo matatanggal. Namumroblema tayo sa maduming balat? Ito, tanggal lahat. Okay? So, you try it kahit yung mahirap tanggalin na mascara, tanggal lahat yan. Take it off, girl!